ayan guys, meron tayong ani. Yo. Yung pisto niya ito. Walang niya guys. Akala ko na scam ako. Yung pagbukas po kasi. Yan ito, ito niyo guys oh. Ayun. So yung pag bukas ko dito sa gilid na to, nakita ko puro libro. Sabi ko black yung inorder ko ah. Bakit puro libro ito? Ayun oh, The Great Controversy. Yeah. Events that will change your future. Yung pala, ito ay parang kinalaman dito para hindi nag-aalog. Okay. So ayan, kunin natin tong apat na libro. Mukha namang maganda tong mga libro na to eh. Aha. So ito na yung in-order natin guys na black, no? Ayan. 63.5mm cylinder kit. Ayan. So meron tayo ditong anim. Ayan, anim. So yan box natin. So ayan guys, meron tayong anim. No? So ito yung dumating. Ayan. So ito na guys yung dumating. Yan ang order natin galing kay White Hawk Racing, no? Ayan. White Hawk Racing. So kung may napansin ako dito, actually in-order ko kasi yung latest version. Dahil yung latest version, siyempre, modelo tayo, gusto natin yung bago, di ba? So, yung version 2, ito, may nakalagay dyan, no? Version 2. Yan yung una. Yan yung unang, yan yung sinundan bago nito, no? So, ang black nito, actually, ay packeted na yung piston niya. Ayun, so may piston dito sa loob. Ayan. Ayan. So ayan, makita nyo, yung piston niya ito, medyo malalim na yung packet. Packeted na yan. So pwede ito sa mga version 2, version 3. Order tayo ng version 1. Ang sabi niya, version 1, pero ito kasi yung hindi packeted yung tawag nito, yung piston. So, tingnan natin. So, ito yung version 1, ano? Yeah. Meron din naman siya, ano? Packeted din naman siya, pero iba yung kanyang piston, ano? Kung pansin ninyo, no? May kulay itong ibabaw. Ito yung latest, no? Yan, o. So, yan ang itsura nung panibago. Yan. Yan, guys. So, babalik ko na. May langis-langis pa, siyempre, para hindi yung gumasgas. Alright, so kung napansin nyo guys, ito
Naka-design yan sa FSA 16, ano? Pero actually, pwede to sa FSA tsaka FSA. Basta, huwag, yung sa FSA, kahit anong version, pwede siya. Tapos yung sa FSA, yung ano lang, card type lang. Hindi siya pwede sa FI. Well, pwede naman, pero depende sa mekanik mo mag-i-install dyan. Kasi actually, maraming gagawin, maraming papalitan para maisalpak to doon sa FI. So, may mga sasagutin na lang yung ibang katano naman tungkol dito sa kung kayo ay magpapa-upgrade ng tawag nito, ng inyong motor, no? So, unang-una, mas maganda kung madadala nyo muna sa shop para matingnan ni Hebe yung condition ng motor nyo. Kasi, kung ang budget nyo ay pang-upgrade lang, yun ang gagawin lang, ang mangyayari lang doon, siyempre isasalpak tong block, tsaka yung big card nyo, plus labor. Pero usually kasi, ang nangyayari, pagdating doon sa shop, nadadagdagan yung gastos. Kasi, yung motor niya, eh, may iba pang sira, o may iba pang kailangang maintenance na gawin doon sa motor niya. Let's say, maingay na yung motor niya, akala niya, pag nagpa-upgrade siya, eh mawawala na. So, yung pala, mayroon palang problema yung clutch niya. No? Clutch damper, o kaya clutch lining, sliding na. So, yun, madadagdag yun sa magiging trabaho at magiging gastos. Timing change, usually, pag binuksan na yung cylinder block, tsaka yung head, pag inalis na yan, minsan, kadalasan yung timing chain nagdadamay ng pinapalitan yan kasi siyempre bago na yung makina mo, bago yung block mo. Kung sa tingin ni Hepe medyo malapit ng palitan, kailangan niya ng papalitan yun kasi matatagalan na uli ang pagbukas ng block eh. Dahil pag sinara na to, siyempre tataposin yung braking, yung ganyan. So para smooth din yung pag-braking nyo. Pangalawa, yun usually ang nadadagdag eh, no? Pero meron pang pinakamatindi dyan. Madalas, hindi naman madalas, pero may mga instances na biyakin na pala yung ano, yung motor. Kailangan mo ng full engine refresh, no? Kailangan palitan yung mga bearing, kailangan i-press muna yung mga gearing niya para magsibalik sa dati. So, bago i-sabay yung ano, bago i-upgrade. Although pwedeng pagsabayin nyo, kaya lang siyempre sa gastos, medyo madadagdagan. Kung ang budget nyo is around 12,000 lang, baka umabot yan ng mga 18,000. Mga ganyan. So, yun lang. Dagdag input lang sa mga gustong mag-upgrade ng kanilang motor. Ngayon, may nagtanong sa akin yan. May vlog kasi ako na nahihirapan daw ako sumagot dun sa top speed nung 180cc, kung ano daw yung magiging top speed nito. Actually guys, hindi ko ini-encourage na hanapin nyo yung top speed ng motor nyo. Pero ginagarantihan ko sa inyo na mas mataas ang speed nito kumpara doon sa stock. Ngayon, based sa experience ko, siguro napa-top speed ko na siya hanggang 140. Pero yung 140 ay meron pang ibibilis sa totoo lang. Ngayon lalo na kung kayo ay naka racing CDI pa. Pero as of now, kung kayo ay magpapa-upgrade ng motor, lalo na pa itong 180cc, hindi namin ini-encourage na mag racing CDI kayo. Stock CDI lang kasi baka mapuwersa lalo yung block nyo dahil sa racing CDI wala nang limiter yan. Talagang pang binakbak mo yan, nagre-red line talaga. So, yun ang mahirap. Baka mag-suffer lang, baka masayang lang yung block nyo pagka ganon. So, hindi namin ini-encourage na mag-racing CDI kayo hanggat hindi matapos ang break-in. Pero kung hindi naman kayo sanay talaga sa mga bakbakan, actually,
Kahit hindi na kayo mag-racing CDI, malakas na ito, 180cc na setup nyo. Mas lalakas lang yan kapag kayo, nag-racing CDI kayo, tapos nagpa-port and polish pa kayo, nagpapalit pa kayo ng racing cam. Although yung mga yun, hindi namin masyadong ini-encourage yung ganung setup. Although, kaya gawin ni Happy yan. Kaya lang, may mga pros and cons din kasi yung mga ganung setup. Diba? Mas mayigi kung ito, parang normal lang na upgrade kesa yung talagang full racing setup dahil hindi naman kaya, hindi nyo naman pangangarera yung motor nyo, ayos na to. At least, kung na-upgrow nyo na yung dati yung motor o dating speed ng motor nyo, yung bagay hinahanapan nyo na siya ng bilis pa kasi nasasagad nyo na, ito, ang tamang-tama, pwede nyo i-upgrade yung motor nyo para tumaas ulit yung tawag nito, top speed niya. Tapos mas lalakas din ang kanyang arangkada. So, yun lang guys, parang additional info lang dun sa mga planong mag-upgrade. Ngayon, ito namang pag-upgrade, walang pilitan to. Nasa inyo yan kung gusto nyo. May mga tao dyan na sasabihin stock is good. Wala namang problema dun, stay stock kung gusto nyo maging gusto nyo manatili doon. Pero may mga tao rin na gusto mag-upgrade. So, huwag din natin silang pigilan. No? Anyway, motor nila yan, pera nila yung ginagastos, at sila din ang mag-gas dyan. Oh, speaking of gas, sabi daw, tataas ba yung lalakas ba yung gas consumption? Well, totoo. Kasi nag-upgrade ka lumaki yung makina mo, lumaki yung carburetor mo. Pero ang tanong dyan, gano'n ba kalaki yung tinaas? Sobra ba laki? Kaya niya ba tapatan yung mga 400cc na consumer ng mga 400cc? Siguro hindi naman. Di ba? Kasi 180cc lang naman to eh. Baka mas mataas pa yung consumer ng mga 250cc. Di ba? So, tsaka depende rin sa setup niya kung anong klaseng carburetor na gamitin mo. Tsaka yung pagkakasetup, yung jettings actually ang nagdidikta kung gaano kalakas ang kinalakas ng consume ng gas niyo. So yun guys, maraming salamat sa mga mag-aabay nito sa Team Authorship. Ito nga pala ay aalin na piraso. Ano? Pero actually, ang apat dito, may mga nakapag-reserve na, may nakapag-down na. So kung ako sa inyo, kung gusto niyo maka-avail nito, lalo na ngayon, malapit na ang bigay ng mga bonuses, yung mga 13-month pay, Christmas bonus, so magkakaroon ng budget yung iba parang itong regalo nila sa sarili nila. So, kung ako sa inyo, magpa-reserve na kayo kay Ate Mika sa Team Authorship, kahit mag-down muna kayo para lang ma-reserve na yung block para sa inyo. Tapos the rest yung ano na lang kung kailan kayo magpapa upgrade. Kasi actually guys, yung pag-upgrade niyan, ini-schedule namin sa shop. Ano? Hindi siya madali. Usually inaabot na lang kalahati hanggang maghapon o buong araw. Kasi siyempre kung iba may mga iba rin ginagawa sa shop na kakailanganin ng attention ni Epe. Kaya minsan napapatigil. So, yun po yung ano dyan. Kaya ini-schedule natin. Bukod doon, may iba pang part na kailangan ito, na hindi lang ito. Nandyan yung mga gasket, yung mga bulb seal, yung carb, nakapartner nito para big carb na kayo. So, yun ang mga inaano dyan. Tapos, ano pa ba? Siyempre, yung availability din na ito, kailangan din ang mag-day off. So, may mga pagkakataon na yung tawag nito, yung gustong magpa-upgrade ng Martes, Miyerkules, day off niya ito. So, hindi magagawa. So, in-schedule natin yan, usually from Thursday hanggang Monday. Yan, present po si Epi sa siya. So, yun lang. So, see you soon pagdating sa pag-upgrade ng ating SA and FC. Bye-bye.